Hello sa lahat ng mga nanonood. Sa videong ito ay papakita ko sa inyo ang minor upgrade na ginawa ko sa aking portable power box. At the same time, kung paano ko chinecharge siya gamit ang solar at ang AC o yung kuryente sa bahay. Sa upgrade na ginawa ko, nakikita nyo ay pinalitan ko lang naman actually yung USB port ng quick charging USB. At the same time, may kasama siyang USB-C na may 45 watts. Tapos, ang second upgrade, kinabit ko yung mini inverter ko sa loob na naka-hardwire na siya roon, nakakabit sa fuse, at yung outlet niya nandun na sa may side, sa may baba ng fan, sa harapan. Medyo sumablay yung pagkabutas ko doon sa panel outlet, kaya sumobra yung laki niya, kaya meron siyang nakauwang. Sa output ng inverter ay gumawa lang ako ng parang maiksing extension. Meron siyang plug na nakakabit dun sa inverter. Tapos yung plug mismo nakakabit dun sa mountable na panel outlet. Yung wiring na ginawa ko sa aking mini inverter ay kinabit ko lang naman yung positive at negative cable ng inverter papunta run sa switch na nakakabit dun sa may harapan. Tapos yung power input ng switch kinonek ko ron sa fuse box para meron siyang fuse bago siya magamit for protection. Sa solar charging ay gamit ko itong Dokyo foldable solar panel na merong 100 watts na capacity. Bali, bawat side niya 50 watts. Tapos included na lahat ng accessories kasama na yung solar charge controller na merong 10 amps. Tapos ang mga wires niya, ang connector niya XT60 na, so madaling ikabit. Tapos ang connector sa battery naman, alligator clip ang gamit. Sa aking AC charging ay gamit ko itong smart battery charger na nabili ko sa online store. Bali, supported nito ang iba't ibang battery chemistry. So, pinaka-importante dito yung support niya sa LIFEPO. Meron siyang isang mode para sa LIFEPO, dedicated sa LIFEPO. Tapos, maganda pa rito, kaya niyang i-charge either yung 12 volt or 24 volt. So, nagagamit ko siya sa parehas na voltage. So, useful siya. Tapos, mabilis ang ma-full charge yung battery gamit nitong AC charger kaysa rin sa solar panel. Yan, nitry kong i-charge ang aking portable power box gamit ang foldable solar panel na Dokyo. So, nag-start ako ng 8 a.m. Chinarge ko na yung power box. Pagdating ng 11 a.m. naka 13 volt na ako. Pero hindi na siya umusad ng above sa 13 volt after noon kasi naging makulimlim na. So, nung 1 p.m. na, tinanggal ko na yung charging at tinry kong gamitin kung gaano katagal. So, nakakuha naman ako sa kanya ng 3 hours gamit ang charging mula sa solar panel lang. So, pwede na rin, free energy naman yun. Ngayon naman ay itetest natin ang AC charging sa ating portable power box gamit ang ating smart battery charger. Time check is 8:37. Alamin natin kung gaano katagal bago mapuno. Time check is 11:51 a.m. 3 hours may higit na nakalipas. At ang ating battery ngayon ay nasa 13.5 volt na yung state of charge. Time check sa ating AC charging, 12:49 p.m. Ang ating power box ngayon ay nasa 13.9 state of charge.
time check is around 1:15 PM. Hindi ko nakuha na ng video yung exact time, pero around 20 to 30 minutes later to kanina. So full na ang ating battery, at base dun sa ating voltmeter sa power box, 13.6 siya nag-float. Para sa aking closing, bali napansin ko lang na kapag gamit ko ang AC charging, napo-fully charge talaga yung battery in 4.5 hours. At nakakagamit ako sa kanya ng 6 hours minimum sa battery bago siya ma-drain. Compared dun sa solar charging, siguro ganun din yung amount ng time, 5 hours, 4.5 to 5 hours. Pero yung capacity lang niya nasa 13.2 volt lang, tapos 3 hours lang nakukuha ko sa kanya pag ginamit ko. Bali siguro dahil yun sa different settings ng high level disconnect ng solar charge controller. So yun lang, salamat sa panonood.